Ang lupet ng ginawang pagkastigo ni Manny Pacquiao sa liga ng MPBL, mga PBA fans gustong ipasuspende sa PBA si Calvin Abueva dahil sa ginawang ito. Ibang PBA player na kukulangan sa sahod, lumalaro pa sa ligang labas kahit may kontrata pa sa mga PBA teams. So eto na nga mga idol, nagkaayos na daw ang panig ni Namutaw Tua at Calvin Abueva matapos magkapalitan ng mainit na salita, pero hindi nakatakas si Calvin Abueva. Pinagmulta ni Commissioner Willie Marshall sa halagang 100,000 pesos dahil sa napaka-disrespectful na ginawa niyang pang-aasar sa head coach ng San Miguel Beermen. Si Coach George Gallant mga idol ay nasangkot sa motorcycle accident noong 1988 at luckily mga idol, kanang mata lang niya ang nawala at hindi ang kanyang buhay. Subjected mga idol si Calvin Abueva sa rules ng PBA na any person who offends the dignity shall be subjected to a fine not lower than 100,000 pesos. Kasunod dyan mga idol ay humingi na din ng tawad si The Beast kay Gallant at nagkaayos na din sila ng asawa ni Mutaw Tua. Ayon kay Willie Marshall, na init lang siguro yon ng ulo after the game at natural lang naman daw iyon, pero hindi pa rin doon nagtatapos ang issue dahil masyadong mababa o malambot ang parusa para kay Calvin Abueva. Sigaw mga idol ng mga PBA fans na dagdagan daw ng 1 to 2 game suspension para sa ginawang mocking the person with disability dahil on air daw nangyari ito. Samantalang nakukulangan ata sa sahod ang ibang PBA players matapos sampalin ng 100,000 pesos na multa ang Converge point guard na si Mac Talo dahil sa paglalaro niya sa ligang labas. Eto another one na naman mga idol, matapos matalo sa kamay ng Magnolia ang Phoenix Fuel Masters sa semifinals. Eto mga idol, tuloy pa rin gumawa ng pera si Chris Lalata. Hindi daw siya mga idol nagpaalam sa management and official ng Phoenix. Every month mga idol ay nakakatanggap siya ng sahod sa Phoenix Fuel Masters sa halagang 120,000 pesos. Ayon sa source mula sa Mindoro ay may kontrata daw siyang 15,000 pesos per game. Halos kalahating milyon kasi mga idol ang papremyo para sa may tatanghal na champion. Pero ang lala mga idol nang nakaabang na posibleng multa kay Lalata, around 300,000 na multa para sa paglaro niya sa ligang labas habang may kontrata pa sa loob ng PBA at possible for suspension din mga idol at worst case scenario ay contract termination. Samantalang nakatikim ng disiplina ang MPBL sa founder ng liga na si Manny Pacquiao, 47 players kasamang officials na naban kaugnay ito mga idol sa game fixing na nangyayari sa loob ng liga, which is major problem daw ito sa MPBL, lalo't lumalago na at nakikilala na ang liga sa buong Pilipinas. 2 years ago mga idol ay narekomenda ng Department of Justice na magsampa ng kaso laban sa 17 players and personnels na pinagdududaan na kasama sa game fixing during Sox Sergeant Marlin's campaign sa liga. Well, hindi pa naman nila sinapubliko kung sino ang mga tao na kasama sa listahan ng naban sa MPBL.